Mga kaibigan, ano ang mga signs na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon or ng iyong partner sa buhay? Yan yung pag-uusapan natin. Bibigyan ko kayo ng mga tips para malaman nyo kung ano yung mga signs na hindi ka na mahal ng iyong kapartner. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Malaman mo yan pag siya ay unti-unting nawala ang respeto sa'yo. Kasi dyan mo makikita na ang kanyang respeto sa'yo ay unti-unti nang nawala. Yung dati na ginagawa niya sa'yo na kung halimbawa aalis man siya, bago umalis, di ba, dati ay nagpapaalam yan sa'yo na pupunta siya sa ganito, pupunta siya doon, yung mga ganun. Pero bakit ngayon, napansin mo na wala na siyang respeto kasi hindi na siya marunong magpaalam kung saan pupunta. At minsan pa, ang uwi niyan ay gabing-gabi na, hindi man lang mag-text or magtawag sa'yo para ipaalam sa'yo na gagabihin siya sa pag-uwi. Dito mo malalaman kung bakit unti-unting nagbago ang ganitong gawain kasi, yan yung tinatawag natin na wala na siyang respeto kasi hindi man lang siya marunong magsabi sa'yo o hindi man lang niya masabi sa'yo kung saan siya nagpunta at kung anong oras ang uwi niya. At eto pa yung signs. Pag nasa bahay kayo, napapansin mo sa kanya na parati na siyang busy, nagbisibisihan. Kung halimbawa tatawagin mo kasi meron kang kailangan, walang pakialam to sa'yo. Hindi siya nakikinig, hindi siya namamansin kasi iba ang nabisihan nito. Yung mga ganong sign, kasi dati, hindi mo na nga kailangan siyang tawagin. Automatic na, pag nakikita niya na napapansin niya na kailangan mo yung suporta niya sa gawaing bahay halimbawa. Hindi mo na siya kailangan pagsabihan kasi may kusa yan dati, pero bakit ngayon? Lagi na lang siyang busy o nagbisibisihan. At sa lahat ng gawain mo, ay wala na siyang pakialam. Hindi na siya nakikialam, hinahayaan ka na niya sa lahat. Kaya yung mga ganong signs, isa na yan sa mapapansin mo na unti-unting nawala na ang pagmamahal nito sa'yo. Yung mararamdaman mo naman yan kaagad eh, na bakit parang may nagbago? Bakit parang inag-iba kaysa dati? Yan yung mga signs na ang iyong karelasyon or ang iyong partner sa buhay ay hindi ka na nito mahal. At eto pa, pag mayroon kang tinatanong sa kanya, ang sagot niya sa'yo, okay, yung ang bilis pa ng sagot eh. Minsan di mo pa nga nasabi kung ano yun, ang sagot ka agad, okay. O di ba? Parang, bakit okay ka agad? Hindi man lang siya magtanong, o kaya yung kung halimbawa aalis ka, pupunta ka sa ganito, okay, yung mga ganun. Dapat, pag mga ganun ang sagot sa'yo, kabahan ka na kasi iba na ang nasa isip niyan. Wala na kasi siyang focus sa inyong dalawa. Wala na siyang pakialam sa inyong dalawa kasi kumbaga sa ano, iba na ang nasa isip niyan. Mahirap kasi yung walang pakialam sa'yo, di ba? Na dati-rati, halos pinakikialaman lahat ng kilos mo. Pero bakit ngayon? Parang dead ma ka na lang. Wala na siyang pakialam sa'yo. Di ba mas masakit yung ganun? Dati, parang naiinis ka kasi tuwing may kailangan nito, tatawagin ka. Tuwing mayroon siyang hindi nagugustuhan sa'yo, pinakikialaman ka. Lahat ng kilos mo dati napapansin niya. Pero bakit ngayon, dead man na lang siya. Wala na siyang oras, wala na siyang panahon na pakikialaman ka.
pag may sinasabi ka sa kanya, lagi na lang siyang okay, o diba? Mga ganong signs na po, kailangan mo na talagang maalarma kasi unti-unti nang nawala ang pagmamahal niyan sa'yo, o baka nga hindi ka na mahal ng iyong karelasyon or ng iyong partner sa buhay. Ang panahon kasi ngayon, talagang mabilis na magbago ang tao. Mabilis nang magbago kasi lalo na sa mga henerasyon ngayon. Kasi andyan na lahat, andoon na yung mga cellphone, yung mga gadgets. Hindi mo alam yung pagiging busy niya. Iba na pala ang pinagbibisihan nito. Kasi parang wala na siyang pakialam sa'yo at hindi na siya marunong mag-alala. Hindi na siya marunong intindihin ka kasi parang wala lang sa sarili niya. Parang wala lang siyang pakialam sa lahat. Ito pa ang mas matindi. Pag sinasabi mo sa kanya or pag sinusuway mo siya, sasagutin ka ng wala ka na doon. O diba, masakit yun. Pag sinabihan tayo ng wala ka na doon, o ang bigat ng salitang yun. Pag sinabihan ka na nito na dati ay hindi naman ito sinasabi sa'yo, pero ngayon naririnig mo na sa kanya na wala ka ng pakialam. Yun ang pinakamatinding sign na etong minamahal mo tao ay unti-unti nang nawala o baka hindi ka na talaga mahal nito. Kasi baka mamaya iba na ang minamahal niyan. Kaya dapat talaga alamin natin ang sitwasyon kung bakit unti-unti itong nagbago at unti-unting nawala ang pagmamahal sa'yo. Kasi mas kailangan nyo talaga ang atensyon, di ba, ng bawat isa sa atin. Kailangan natin ang atensyon ng ating karelasyon or ng ating partner sa buhay. Pero pag ito ay wala ng pakialam sa'yo at ayaw na niyang pakikialaman siya, ako, dapat kabado ka na dyan. Kasi iba na talaga ang nangyayari dyan. Kaya dapat kailangan yung mag-usap. At dati, naririnig mo pa sa kanya na nagsasabi siya ng mahal kita o I love you, yung mga ganon. Pero bakit ngayon? Parang nawala na. Minsan ang sabi na nga lang sa'yo, love you, o di ba? Love you na lang. Nawala na yung I. O, asaan napunta yung I? Kasi minsan talaga ang sinasabi na lang, love you. O, nako. Bakit love you na lang? Asaan napunta yung ay? Kaya dapat po talaga, habang maaga pa, kung may napapansin kayong ganito sa inyong mahal sa buhay, sa inyong partner o sa inyong karelasyon, dapat mag-ingat-ingat na o dapat ma-alarma ka na kung ano ang nangyayari. Dahil baka mamaya, iba na ang minamahal niyan at hindi na ikaw ang iniisip niyan. Kasi bakit parang wala na siyang pakialam sa'yo? Bakit hindi na siya o lagi na siyang parang wala sa sarili? Busy na siya parate. Kasi yung taong nagbisi-bisihan, mahirap intindihin yan. Kasi iba na ang focus niya sa sarili. Wala na yang pakialam sa'yo. Doon sa mga may mga karelasyon ngayon, na pag napansin nyo na ganito ang nangyayari, obserbahan nyo talaga at kausapin nyo habang maaga pa, kausapin nyo na. Kasi sa panahon ngayon, marami talaga ang nangyayari na sa mga magkarelasyon or sa mga mag-asawa dyan na kung kailan matagal na, unti-unting nawala yung pagmamahal. Unti-unting nawala yung respeto at unti-unti nawala ang panahon sa bawat isa. Ano ang nangyayari? Bakit nawala ang pagmamahal nito? Ano ang problema? Dapat alamin mo na kaagad. Kasi kung hinayaan mo lang yan na ganun ang sitwasyon, kahit na may napansin ka ng pagbabago, kahit na may napansin ka ng ugali na hindi naman niya dating ginagawa, dapat gawan mo na ito kaagad ng aksyon. Dapat mag-react ka na at kausapin mo na siya kaagad habang maaga pa. Kasi kailan ka ba kikilos? Kailan ka ba gagawa ng aksyon kung kailan malala na? Kung kailan doon mo na malaman na iiwanan ka na pala nito? So yan po yung mga tips ni Mama Cherry na yun yung mga signs na hindi ka na mahal ng iyong partner sa buhay.
Kasi ang karelasyon mo or yung asawa mo, minsan kasi maliligaw yan ng landas, maliligaw yan ng daan. Kaya habang maaga pa, kung may napapansin ka ng ganitong mga signs, mag-usap na kayo kaagad. Oy, ganito, bakit napapansin ko sa'yo na unti-unti ka nang nagbago? Parang wala ka ng pakialam. Yung mga ganun. Kasi pag hinayaan mo lang talaga yan, at antayin mong lumala yan, sigurado yan, hindi na magtatagal ang inyong pagsasama. Kaya kung halimbawa, mahal mo ang isang tao, mahal mo ang iyong karelasyon at ayaw mong mangyari na iiwanan ka nito or maghihiwalay kayo, gumawa ka na ngayon ng aksyon. Gumawa ka na ngayon ng paraan para maibalik yung dati ninyong pagmamahalan habang maaga pa, habang may panahon pa. Kasi ang panahon ngayon talagang hindi lang yung panahon na nagbago na ang daming bawal, kung hindi minsan talaga nagbabago din yung relasyon ng bawat isa. Hindi lang ang panahon ang nagbabago, kung hindi minsan talaga yung nararamdaman ng isang tao. Nagbabago din po yan. Kaya kailangan po natin talagang tingnan-tingnan kung ano yung mga signs na napapansin mo sa iyong karelasyon, sa iyong asawa at sa iyong mahal sa buhay. Dahil pag ito ay nawala at bigla ka na lang iniwanan dahil nalaman mong hindi, dahil nalaman mo na hindi ka na mahal, talagang masakit talaga siya. Kaya habang maaga pa, etong mga tips ni Mama Cherry, yung mga signs ni Mama Cherry sa atin, tignan-tingnan natin, baka doon sa mga signs na yun ay meron nang nangyayaring ganito. So yun lang po. Yung kay Mama Cherry, etong mga signs na sinasabi ko, talagang totoo ito. Hindi po ito biro. O kung halimbawa sa palagay nyo nagbibiro lang, or sa palagay nyo na sinusubukan lang kayo ng iyong karelasyon, kausapin mo na or obserbahan mo na habang maaga pa. Yun lang po. Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon nakapagbigay ako ng konting tip sa buhay-buhay na yung mga signs na sinasabi natin ngayon, mga signs na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon, tingnan-tingnan mo doon sa kapartner mo habang maaga pa. So yun lang po. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, click nyo na lang po ang notification bell all dyan sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Yun lang po. Thank you po and bye-bye.